Yo, yo, yo! What's up po mga kabakal, mga tropa? Kamusta po tayong lahat dyan? Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, Mandirigmang Marino. Kamusta po tayong lahat sa oras ng ating trabaho? Naway safe tayo palagi at sana ay masaya tayo sa ating trabaho at ginagawa, mga kaibigan. Sa video ito, ipapakita ko sa inyo at isi-share kung paano ginagawa ang bagay na ganito. Itong trabahong ito ay patay oras lang. Job order sa atin to dahil kailangan tong i-overhaul or i-check ang langis every month or every other month or kung depende sa inyong mga opisyal sa makina. Kung napansin nila na hindi na gumagana ang air motor ng gangway, ay papabuksan nila sa inyo or ipapacheck. Kamatulad nito, itong ginagawa ko, may leaking yung side glass nito nasa likod. So nirectify natin, tinanggal natin yung side glass nya at nilinis natin. Syempre hindi pwedeng weldingin yung side glass, kaya nilagyan natin ng dibcon. So kinuha ko yung camera, inayos ko, nakalimutan ko pala yung helmet ko. Kaya ginalaw ko yung camera para hindi nyo halata na hindi naka-helmet si Peter. So makikita nyo dyan, dinidismantle ko yung cover niya. Tapos ipapakita ko sa inyo kung ano yung nasa loob niya, kung bakit pwede siyang i-manual, pwede rin siyang gamitan ng ere. Yan na, nabuksan ko. Yan ang gear motor niya. Yan, pinapakita ko sa inyo ngayon kung paano siya gumagalaw, kung paano ang function niya, yung mga gear na yan sa loob. Yan, dyan nyo makikita kung ano ang simulation sa actual na nakikita nyong umiikot ang mga gear ng motor na yan. Yan, pag ginalaw ko yan, yung wire nyan bumabatak at umaarya sa manual. Kapag nasira yung ere, pwede mo siyang i-manual. Yan, nakikita, pinakikita nyo. Yan, pinapagalaw ko siya, tinitisa ko siya at inaariya ko. Alam niyo yung nasa orasan, yung mga nasa orasan, ganyan yun para mabatak niya. So walang problema dyan, nagpapagana dyan ay ere. Pwede nyo rin i-manual, iikot-ikot. Yan, yun, tinanggal ko na, pinakita ko lang sa inyo. So yan, yan, tinuturo ko yan. Dyan ikukunik yung air hose, yung air hose niya. Yan, oh, yan, yan ang ere, tapos ikukunik doon. Yan, hindi na kailangan dyan ng kuryente. Tandaan nyo po, hindi na kailangan isaksak dahil yan ay air motor ng gangway. Yan, ayan o, pinakita ko yung wire kung kailan pinalitan. So ang gagawin ko dyan, dahil nirepair ko yung likod nyan, yung sabi ko nga, yung side glass nyan na may leaking, bali napansin ko na hindi na masyadong umabot dun sa side glass yung langis. Yan, pinalitan ko. Pumunta ako sa steering mobile. Yan, ayan, oh, SHC 630 yung ginamit kong langis. So, katamtaman lang ang kinuha ko na langis, dahil pag sumobra, ako rin mahihirapan, ibabalik ko. Hindi kasi pwedeng sobrang puno yun. Kasi pag puno na yun, baka masira. May level po yung paglalagay ng langis, ha, mga tropa't kabakal. So itong job na to ay very very easy lang. So ako lang ang napagtripan ni Segundo para maglagay ng langis. Actually hindi naman niya sinabing lagyan ng langis, ako na lang din ang nag-check ng langis. Ang pinayos niya lang sa akin ay yung side glass na may leaking. Siyempre napansin ko na nabawasan yung langis dahil tumutulo nga doon, baka dumiretso sa dagat. Kaya sabi niya, i-rectify mo yung side glass at i-check mo na rin yung loob. Eh, chinek ko, yan, oh, binuhusan ko ng langis. Dinagdagan ko siya ng 630, yung SHC, tama ba? O yung mobile. Ayan, ibabalik ko na yung ano niya, yung mga bolt and nut niya dun sa cover na number 13. Sa mga trabaho na ganito, parang kumbaga patay oras lang to. Hindi nyo naman kailangan na araw-araw gawin to, dahil lahat ng mga motor dyan, dyan sa ano, dyan sa kubyerta na nakalagay, lalo na yung sa mga
gangway, yan, sa gangway na yan, sa lifeboat, dyan sa rescue boat, may nagme-maintenance talaga yan. Every Saturday yan, mga engineer, third engineer yan. So, yung ganyan, yung sa akin ginawa ko na yan, usually yan, pwede yan sa trabahuin ng oiler or ng mga engineer kung wala akong ginagawa. Yan, kamukha niyan. Yan, tinatrabaho ko na yan. Pwede nyo rin yan trabahuin. Pwede kayo mag-presenta kung wala kayong ginagawa, i-check nyo para makita nyo rin yung loob. Iba kasi yung mismo yung kayo yung gumagawa kaysa sa napapanood nyo lang sa mga vlog or sa mga kasamahan nyo. Mas better yun na meron alam din tayo sa mga mechanical na ganyan. Actually, change oil lang naman yan eh. Siguro pag nasira yan, baka hindi ko rin alam, buuin yan. Unless, may diagram yan. Pwede natin kunin yan. Lahat naman ng mga motor na yan, meron yan dun na naka-input either sa computer o sa libro. Dun sa engine control room. Nandun yan. Tapos ipiprint lang nila yan. Isi-xerox or ipiprint sa computer. Tapos ibibigay sa inyo, Peter, ganito yung itsura niyan. Kamukha yung sa susunod kong vlog na itatopic sa inyo, kamukha yung ginawa ko na na high pressure press water hose. Mali. High pressure press water na nasira yung linyada. Actually, hindi naman yung hose pero ano yun, PVC. So, ipapakita ko yun sa inyo sa susunod pagka natapos ko na yun. Yun lang naman ang mga ibablog ko sa inyo at ipapakita ko sa inyo. Yan, kung mapapansin nyo, ilang oras din na-consume yan. So, yan na. Binuwat na nung AB at katulong si second mate. So, ako naman, magbibideo lang yan. At itatry ko na rin. Sabi ko sa kanila na eto, ibibideo ko para makita ninyo kung paano ginagawa or paano ikabit yung yan yung hawak ni Makoy na yan, kung paano ikabit yan yung paggamit ng ere, yan yung pinakamotor na yan, yan ilang beses na ako naka overhaul yan na, dahil nasisira yung kunya niyan sa loob ng ere na yan pagka sumobrang lakas yung hangin. Yan madali lang yan i-overhaul yan, yung hawak ni Makoy. Pero yung binuksan ko sa port side at nilagyan ko ng langis yung gear motor na yon, hindi pa ako naka-overhaul yan, honestly. Change oil lang ako, tsaka yan, sight glass palit. Pero yan, yung hawak nila na yan, yan, yung motor na yan. Yan, air motor, yan, naka-overhaul na ako yan, tatlong beses na. Dito, dalawang beses halos, tapos mga nakarang barko. Hindi na natin mabilang, pero yan, may kunya yan. Sa loob. Yun ang madalas na masira niyan dahil sa ere yan. Bubuksan na, testingin na yan. Pero yan, actual yan ha, dahil mag-a-traka tayo niyan, I think, sa Colombia. O yan, nakita nyo, binababa na yan. Binababa na ni Mandirigmang Marino yan para makita nyo, yan o, yung wire niya. Dahan-dahan lang yung gangway kasi ere yung bumubugan yan eh. Ganyan lang kasimple. Kasi that time mag-assist din naman ako sa mooring sa pupa. So narinig ko sa radyo excuse me, na i-prepare na raw yung gangway, sabi ni Kapitan. So yan, nag-selfie pa ako. Pinapakita ko na mag-attraka sa Colombia. Tapos na po.